Tol, naniniwala ka ba na ang tanging makakapagbagsak lang sa mga dakilang kalalakihan ay ang mga kababaihan? Ang isasagot siguro ng marami ay oo, dahil talagang kahinaan ng maraming lalaki ang mga babae, no? Isipin mo na lang yung mga man of God noon, kagaya ni na Samson, King David, and King Solomon, and not to mention si Adan o si Adam, na bumagsak ng dahil sa mga babae. Pero sa kwento natin, hindi man of God ang bida, kundi isang kilabot at legendary na kriminal na siyang tiningala ng maraming tao na tinuguri ang bayani o Robin Hood ng Malabon. Kaya nga lang eh, dahil sa isang babae, matatapos ang kanyang buhay. Si Benjamin Garcia, mas kilala bilang alias Ben Tambling, ay naging isa sa mga pinakakilabot na tao sa Pilipinas. Tubong Malabon si Ben at naipanganak siya noong June 7, 1957. Kilala siya bilang sakit sa ulo ng marami, kabilang na ang pulisya sa Bulacan, Malabon at Quezon City noong dekada 70. Ang kanyang palayaw na Ben Tambling ay nagmula sa kanyang kahusayan sa paggawa ng tumbling o acrobatics. Ayon sa kanyang ate na si Baby Garcia, si Ben ay pinaglihi sa hipon at hito. Isipin mo yon, parang superhero origin story. Pero sa seafood section ng palengke, siguro kaya siya mahusay sa tumbling dahil sa kanyang seafood powers. Lumalangoy sa mga problema at tumatalon sa mga hadlang, ang tumbling na hito, ang acrobat na hipon. Kahit noong bata pa siya, ay parang laging may extra energy drink sa katawan. Imbis na maglaro ng tumbang preso o patintero, si Ben ay abala sa skating, parkour at kung ano-ano pang extreme sports. Kung may medalya para sa pinakamahilig sa adrenaline, paniguradong gold medalist siya. At hindi lang yan, naging black belter pa siya sa karate, abay parang action star in the making. Ang mga karanasang ito ang nagbigay daan sa kanya upang maging stuntman sa mga pelikula. Gamit ang kanyang mga natutunan, nakapagtrabaho siya kasama ang isang bigating action star na si Dante Varona, na naging kasabayan ng mga action stars na sina Fernando Po Jr., Joseph Estrada at Ramon Revilla. Sa kabila ng pagiging stuntman, nakaramdam si Ben ng kakulangan sa aspetong pinansyal at pagkilala sa industriya. Ang kanyang trabaho na madalas ay limitado lamang sa pagganap bilang karakter na mabilisang napapatay sa mga pelikula ay hindi nakapagbigay sa kanya ng sapat na kita o pagkilala. Kaya siguro naisip niya, bakit hindi ako mag-ala action star in real life? At doon na nga nagsimula ang kanyang paghahasik ng lagim at ang pagkakakilala sa kanya bilang alias Ben Tambling, na sa totoong mundo, puno ng aksyon at suspense. Ngayon, nagumpisa na siya sa kanyang kriminal na karera sa pamamagitan ng maliliit na pangoholdap. Habang lumilipas ang panahon, siya ay nag-upgrade ng kanyang mga krimen. Nagsimula siyang manloob sa mga malalaking tindahan at nakisangkot na rin sa karnaping at pagtutulak ng droga. Tipong siya na ang naging utak sa lahat ng insidente ng malaking pagnanakaw sa Malabon, Bulacan at Quezon City. Sa panahong ito, unti-unti siyang nakilala ng mga pulis at naging laman na rin ng mga headlines at dyaryo. Tila natupad ang pangarap ni Ben na sumikat, pero hindi sa pag-aartista, kundi sa pagiging kriminal. Sa kabila ng kanyang kasikatan sa mga otoridad, mahirap siyang mahuli dahil sa kanyang malapalos na galawan o kakayahan sa pisikal na aspeto. Isa na rin sa mga dahilan kung bakit mahirap siyang mahuli ay dahil sa tulong ng kanyang mga kaalyadong nagsisilbi bilang mga informant niya. At ang mga kaalyado niyang ito ay mismo mga pulis din. Pero syempre give and take sila. Inuutusan siya ng mga pulis na ito para magnakaw ng mga alahas o bahagi ng sasakyan. Nakakalaunan ay binibili ng mga pulis mula kay Ben sa mababang halaga. Ngunit, napagtanto ni Ben na mas mainam na magnakaw para sa kanyang sarili. Kaya nag-solo flight siya, iniwan niya ang mga kaibigan niyang pulis at mag-isa niyang itinuloy ang kanyang illegal na gawain. Dito na nagsimulang maparaning ang kanyang mga partner in crime pulis. Ang mga pulis na kanyang dating kasabuat naging frenemies na niya. Labis na nag-init ang kanilang ulo kaya hinanting nila si Ben. Sa loob ng halos isang taon, siya ay naging paksa ng mga operasyon ng manhunt ng Philippine Constabulary. Nang mawala ang proteksyon mula sa kanyang mga dating kaibigang pulis, nahuli siya minsan ng mga puwersa mula sa nooy Western Police District o WPD sa pamumuno ni Lieutenant Ernesto Jocno. Pero pagkatapos ng kanyang pagkakadakip at nang maidala siya sa kulungan ng mga pulis Malabon, matinding torture raw ang kanyang naranasan mula sa mga ito. Siya ay madalas na binubugbog at pinapahirapan, kung saan kahit ang kanyang maselang bahagi ng katawan ay hindi pinatawad. Hindi lamang si Ben ang nagdusa sa kamay ng mga pulis. Ang kanyang asawa ay di umano'y ginahasa ng mga pulis Malabon.
Ang pang-aabusong ito ang naging dahilan ng namuong galit at poot ni Ben sa mga pulis at dito na rin siya lalo magiging mas mabagsik. Ngayon, gumawa siya ng paraan upang makatakas at pinalevel up niya pa ang kanyang mga krimen. Nagsimula si Ben sa paghihiganti, isa-isang binabalikan ng mga pulis na nanakit at nanamantala sa kanya at sa kanyang asawa. Padalas niyang tinitiktikan at inaabangan ng mga pulis malabon at walang awang binabaril sila. Ganito ang siste. Upang makalapit sa kanyang mga target, nagpapanggap si Ben bilang tendero, tricycle driver o jeepney driver. Sa kanyang paghihiganti, umabot sa 7 ang kabuuang bilang ng mga pulis na kanyang napaslang. Kaya naman naitala na siya bilang most wanted criminal sa Pilipinas at nabuo ang reputasyon bilang public enemy number 1. Yun nga lang ay talagang masyado siyang mailap at matinik, kung kaya't hindi siya mahuli-huli ng mga otoridad. Kaya naman nagsanib-sanib na ang buong puwersa ng Maynila para sa paghahanap lamang sa kanya. At talagang special si Ben dahil nagtatagpa ng isang grupo sa Maynila para sa kanya na tinatawag na Special Mission Group or SMG. At ang police chief na nanguna noon ay si General Narciso Cabrera. Matapos ang maagang pagpanaw ng asawa ni Ben, hinanap niya ang kaligayahan sa ibang paraan. Madalas siyang pumunta sa isang disco sa may Santa Cruz, Maynila. Doon, nakilala niya ang isang guest relation officer or GRO na nagngangalang Eva. Hindi nagtagal, naging malapit sila sa isa't isa at nakapagpalagayan ng loob. Ngunit, ang hindi alam ni Ben Tumbling na ang babaeng ito pala ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nabalitaan ngayon ng mga pulis na madalas na pumupunta si Ben sa disco na yon, kaya nagkasa sila ng surveillance team. Subalit, sa unang pagkakataon, hindi nila nakita si Ben. Nag-usisa sila sa mga empleyado at natunto ng babae na madalas tinitable ni Ben. Bagamat wala si Ben noong gabing yun, kinabukasan ay muli nagkasa ang mga pulis ng surveillance. Sa gabing ito, nakita nila ang babae ngunit wala si Ben. Kinausap nila ang babae at nag-alok ng 10,000 pesos which is malaking halaga na noong mga panahon na yon. Binayaran ng mga pulis ang babaeng ito para ipagkanulo niya ang kanyang boyfriend na si Ben Tumbling. March 13, 1981, bumalik si Ben Tumbling sa nasabing diskuhan kung saan muli silang nagkita ng babae. Nagplano silang kumain sa labas at pinakiusapan si Ben ng babae na maghintay sa isang maliit na tindahan malapit sa diskuhan. Hindi alam ni Ben, ang babae ay nagtaksil na pala sa kanya at ipinagbigay alam sa mga pulis ang kanyang lokasyon. Dumating ngayon ang mga pulis ng madaling araw sa lugar na pinangunahan ni Colonel Vicente Vinarao. At na makita nila si Ben, pinagbabaril nila ito ng walang awa, hindi binigyan ang pagkakataong mabuhay. Habang pinagbabaril siya ng mga pulis, ay nakapalagpa raw ito kahit papano at may isang pulis ang nasugatan sa bandang binti na si Major Romeo Clavio. Naging controversial pa nga tol kung sino talaga ang nakabaril kay Ben dahil ang retiradong police officer na dating lieutenant na si Edgar Gimau ang isa sa mga nag-aangking bumaril kay Ben. Inilarawan niya ang mga pangyayari sa isang panayam ng Philippine Daily Inquirer noong year 2000. Sinabi ni Gimau na ang kanyang dati mga kasamahan sa WPD ay gumawa ng mga maling pahayag na si Inspector Reynaldo Boy Chico at hindi siya ang pumatay kay Ben Tumbling. Si Chico kasi ay ginawa ng isang biographical film noong 1997 na pinamagatang Boy Chico, Hulihin si Ben Tumbling. Ngunit sa kabila nito, pinabulaanan ng ate ni Ben ang pagkapaslang sa kanyang kapatid. Ayon sa kanya, may prinsipyo si Ben na mas gugustuhin niyang magpakamatay kaysa mahuli ng mga pulis. Kaya naniniwala ang kanyang ate na si Ben ay nagpakamatay bago pa man siya mapasakamay ng mga pulis. Pagkatapos ng pagkamatay ni Ben, si dating First Lady at Metro Manila Governor Imelda Marcos ay nagbigay ng medalya ng kahusayan sa apat na pulis na sina Colonel Vicente Vinarao, Lieutenant Edgar Gimau, Major Romeo Clavio at Inspector Reynaldo Boy Chico, at sila ay binigyan din ng spot promotion, habang si dating WPD Chief Narciso Cabrera at iba pang opisyal ay tumanggap din ng parangal. Isa rin umano sa mga tumugis kay Ben Tumbling ay ang hudlum Terminator na si Boyong Manyalak. Ayon sa anak ni Boyong, ilang beses umanong pinunturya ng kanyang ama si Ben at kung meron raw itong pinagsisisihan, yun ay ang hindi siya ang mismong nakahuli kay Ben. Alam nyo tol, sa kabila ng pagiging isang hudlum ni Ben Tumbling na tinaguri ang public enemy number 1 sa Maynila, mahal na mahal siya ng mga taga Malabon. Katunayan, nang mamatay siya, parang lamay daw ni Ninoy Aquino ang eksena dahil sa libu-libong tao na dumalo at nakidalamhati. Aba, matindi pa to sa drug lord na si Jaguar. Marami sa mga taga Malabon ang itinuring siyang bayani o Robin Hood dahil daw sa ginintuang puso nito. Yung mga kita niya raw sa pagnanakaw at pagtutulak ng droga ay pinangtutulong niya rin sa mga mahihirap.
Ayon sa mga taong lubos na nakakakilala sa kanya, daig pa raw ni Ben sa Santa Claus dahil kahit hindi Pasko ay nagmumudmud siya ng pera, regalo at pagkain sa mga bata. Tinutulungan niya rin ang mga may sakit sa kanilang lugar, mga nag-aaral, mga taong may utang, tumutulong sa pagtubos ng mga lupang nanganganib marimata at nagpapahiram ng pera. Ang mga taong kanyang tinulungan ay hindi niya inuobliga na bayaran ang kanyang tulong. Sa kanyang paglibing, puno ng mga sigaw ng tao ang pumalibot sa daan at tinatawag ang kanyang alias na Ben Tumbling. At ang edad niya tol nung siya'y nasawi ay 23 anyos lamang. Napakabata pa, no? Naidyaryo pa noon ang pagkamatay niya at sa lapida niya, mababasa ang tulang ito. Ang kwento ng buhay ni Ben Tumbling Tol ay isinapelikula noong 1985 na pinagbidahan ni Lito Lapid na pumatok sa takilya. Pinamagatan itong Ben Tumbling, A People's Journal Story. Pero parang medyo naging controversial pa ang pelikulang ito dahil parang nag-glorify pa raw ang kriminal na si Ben sa mga manonood. Hiling na lamang ng ate ni Ben na huwag nang pamarisan ang kanyang kapatid. Ano ang inyong opinion tol sa pagtingin ng ilang tao kay Ben Tumbling bilang isang bayani sa kabila ng kanyang mga kriminal aktibidad? Paano nakakaapekto ang kahirapan at kapaligiran sa pagbuo ng mga kriminal tulad ni Ben Tumbling? Ano ang inyong pananaw sa paraan ng pagtugis at pagpatay kay Ben Tumbling? Sa inyong opinion, tama ba ang naging pagtrato sa kanya ng mga otoridad? Ano ang epekto ng media tulad ng mga pelikula sa paglalarawan ng mga kriminal? Paano nagbabago ang pananaw ng isang tao tungkol sa tama at mali depende sa kanilang sitwasyon sa buhay? At ano sa inyong palagay ang maaaring magawa ng lipunan upang maiwasan ang paglaki ng mga individual na tulad ni Ben Tumbling na nahuhulog sa landas ng krimen? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!